So, sabi dito sa number 3, based on this parable, what should we expect as we do church planting? Sa inyo pong napag-usapan ay maganda ma-share natin sa mas marami din kung ano yung ating napag-usapan. Okay po, number 4. Based on this parable, what plans should you make as you do church planting? Ano yung nabuo nating plano mula doon sa insight natin sa binasa kanina? Overview of T4T Bible Studies. So ito po ang ating lahat ng lessons na pinag-aralan na at pag-aaralan ngayong araw. So meron tayong 4 lessons for salvation, kinami na. Meron tayong 10 lessons for short-term discipleship sa ang mga pinakamahalagang kailangan ng mga bagong mananampalataya. So siguro napansin nyo yung flow dito, 9, 10, 11. So yung pinag-aaralan natin sa kasalukuyan, yung life testimony, na itinuturo na natin sa bago mananampalataya. Tapos, share the gospel simply lang. Tapos, tupang naligaw. So, sa ating mga Bible studies, imamobilize natin sila para mag-share sila ng kanilang testimony, bagong buhay na. Pag mag-share na sila, tuturo natin sila, mag-share sila ng gospel. Pag nag-share na sila ng gospel, tulungan sila para ma-identify sino-sino pa. Sino-sino pa. So, kilusin muna bago mag-identify. Kahit sino muna, tapos mag-identify sila kung sino. So, yan ang daloy na gagawin sa ating mga Bible studies. So, ngayong araw, tatapusin natin number 11 para kompleto yung section na yan. So, ang gagawin ngayong araw, marami tayong gagawin. Maghanda mga kapatid. Maraming gagawin. Pag-aaralan natin lesson 11, 12, 13, 14. Tatapusin natin ang buong-buong short-term discipleship. Pag ganun, kompleto na, tuloy-tuloy na. So, maging handa, mag-isip na mabuti, at naway marami tayong kalakasan para magawa natin ito ngayong araw. So, dunako na tayo sa una, lesson number 11, ang tupang naligaw. Page 3 na po, page 3. Ang tupang naligaw, familiar na tayo. Familiar na tayo dahil, number 1, We have covered this together at our pastor's training. So ang lesson na ito, napag-aralan na natin. So alam na natin ito. Tapos number 2, you have taught this to your church members. Pinag-aralan na natin dito, itinuro na sa church. Halos lahat nakarating na sa ganun. So familiar na tayo dito. So hindi tayo magtatagal ngayon, pero may next steps na gagawin. May nagawa na, pero may next deeper steps na gagawin, yan ang gagawin ngayong araw. So yung next steps sa tupang naligaw, number 1, is teach this to your new believers. Empower them to identify and reach sa kanilang mga tupang naligaw. So tayo personally, ginagawa na. Nagturo na sa church members, ginagawa na nila. Ang next step ay tayo magturo sa baguhan. Yung baguhan, sila na ang gagawa. Pag ganoon, lalong lalaki ang ating bunga. So yung mga miyembro sa ating mga Bible studies, marami silang kilala. So yung exercise na ginawa natin, sinong kaibigan, kapitbahay, kaklase, suki, kumari, kumpari, inaanak, lahat ng ganyan. Yan ay papagawa natin sa kanila. At ngayon, sila rin. So isipin natin, lahat ng mga bagong mananampalataya natin, ang dami na. 96, 120, 40, 38. Pag silang lahat ay nag-mobilize para ma-identify nila ang kanilang mga tupang naligaw, lalo marami. So very, very strategic itong lesson. So although familiar na tayo, ibang venue na gagamitin sa kanila. So yan ang pag-usapan natin ngayon kung paano gagawin para ituro nyo sa mga bagong mananampalataya. And then, mas lalawak pa, dito sa next steps, number 2, equip your church members to also teach this to everyone in their OBSs.
guiding them to also identify and reach sa kanilang mga tupang naligaw. So tayo may OBS, immobilize natin sila. Tapos ang gagawin din natin ay sa mga miyembro na may OBS, turuan sila. Sila rin ay magtuturo sa lahat ng miyembro nila sa mga OBS para lahat sila ay mag-identify ng kanilang tupang naligaw. Yun. Yun po ang next steps na gagawin ngayon para lalong lumawak ang ating bunga. So it's a very crucial step, very crucial para yung process of multiplication lalo mangyayari. Maraming nagtanong, Yingkai, paano siya nagkaroon ng thousands of churches, hundreds of thousands, millions of baptisms? Paano ginawa? Dopo, it's the multiplication. Mobilizing yung bago para mag-reach pa sa bago pa. And it's through the tupang naligaw, i-identify sino sila. Lalong-lalo, balik sa ating prinsipyo, maghahanap sila ng person of peace. Lalong-lalo, yun ang gagawin nila. Okay, so dahil familiar tayo sa lesson na ito, hindi tayo magtatagal sa lesson, pero papasadaan lang at hindi tayo magtatagal. So kung pwedeng ilabas natin ang lesson 11, binigay sa inyo kanina, pakilabas, papasadaan lang at dadako na tayo sa next lesson. Lesson 11, lahat yata ay binigyan. Okay, dito po sa lesson 11, yung pwedeng tingnan dyan, yung leader's preparation. Leader's preparation, number one, bring a blank piece of paper and bullpen for each person who will attend. So yan ang kailangan dalhin sa Bible study na ito. Bullpen, blank piece of paper. Ang nakita ko sa ibang gumagawa ng T4T, pag dumarating sila sa ganitong lesson, pag tupang naligaw, meron silang papel na napagaganda na form. May picture ng tupa, may blank, 1, 2, 3, hanggang 50. Ayos na ayos. Napagagandang tingnan. Pero sa palagay niyo, alin ang mas effective? Napagagandang tingnan o blank paper? At first, it's a trick question. Sa una, mas maganda yung maganda. Pero sa katagalan, mas maganda ang blank paper. For reproducibility. For multiplication. Kung gagamitin natin ang maganda, akala nila, para ulitin nila, kailangan din nila ang maganda. Kung wala silang, kung nasulatan na, wala silang pang Xerox, wala silang papel para i-Xerox, wala silang pera pang Xerox, di nila gagawin. So, akala nila, hindi pwedeng gawin ang lesson. So, from the start, sa akin ha, akin lang. Nakita ko maraming magandang ginawa. Itinatabi ko na yan. Sa akin, mas maganda, blank paper. More reproducible. Produces more multiplication. Yun. So, yun na lang. So, ang gagawin sa preparation, the leader magdadala ng blank paper, any type of blank paper, any type of bullpen, basta nakakasulat. Yung mga panda, kuminsan hindi nagsusulat. Basta nakakasulat. Any type. Okay, so ang gagawin sa lesson, awitan as usual, magbabasa, teso dos as usual, follow up as usual. Ito ang bago sa lesson na ito, yung practice sharing Ephesians 2:8-9. Sa lesson na ito, 11, bagong ipasok ito. The last lesson, lesson 10, tinuruan ang mga bagong mananampalataya mag-share sila ng gospel from Ephesians 2:8-9. So, unti-unti itinuro sa kanila, nag-practice sila, marunong na sila. Ito napansin ko nung final test namin ito, sa una, excited sila para mag-share. Habang tumatagal, nalimutan nila. After a month, tanungin sila, paano ipapaliwanag yung Efeso 2:8-9, nalimutan na nila. So, ang adjustment na ginawa, pag itinuro na, lesson 10, after that, every Bible study, practice. Every Bible study, isa sa kanila, mag-practice for 2 minutes. 2 minutes lang. So isa sa kanila ay mag-share ng Efeso 2:8-9 kung paano ipapaliwanag ang kaligtasan. Pwedeng ihanda ang isang tao.
pwedeng on the spot pipili, pwedeng tulong-tulong sila mag-share, maraming variations. Basta review every time, every time. Kung ganon, hindi na nila nalimutan. Alam sa aming church plants sa Taytay, alam na alam nila ang Efeso 2:8 hanggang 9. Hindi nagsasawa. Talagang nasa puso nila. So yan ang ipapasok natin starting on this lesson. Practice sharing Ephesians 2:8-9. Then meron intro, partner-partner. Magbabasa at ulitin yung kwento tungkol sa tupang naligaw. Nandiyan ang ating kwento, Luke 15. Tapos nandiyan ang mga tanong na itatanong sa Bible study. Tapos tupang naligaw sa kanila, sa kilala natin, i-identify nila, gaya ng ginawa natin. Manalangin muna sila, sino-sino mga tupang naligaw na kilala nila. Isusulat nila, kapamilya, kapitbahay, etc. Tapos sa lahat ng ganon, sinong dapat unahin? Bibilugan nila ang lima. And then sasabihin, report. Mga kapatid, next week, mag-report tayo kung saan progress sa ating pagbabahagi sa limang tao na yan. Para alam nila, may accountability. Tapos, ipanalangin sila araw-araw, turuan sila. Maroon na sila manalangin. Alam nila na kasama sa panalangin, ipanalangin ng mga hindi pa nakakakilala kay Lord. Meron specific na tao na ipapanalangin. So, immobilize natin ang prayer nila. Bago mananampalataya, mananalangin na para sa kanilang sinisharean. And then, ipanalangin on the spot, right in the Bible study. Tapos, meron action plan. Yung action plan, dito makikita natin yung daloy na binanggit kanina. So, ang action plan na ibabahagi nila sa limang tao na yan, una, ibabahagi nila kung paano sila binabago ni Lord. Testimony nila. Yung testimony, inihanda na, pre-practice na, ibinahagi na, ibabahagi pa. Testimony ang share nila. Tapos, paliwanag nila ang kaligtasan, Efeso 2:8 hanggang 9. Ang susunod ay Bible study na. So, yung mga nauna, yung testimony, Efeso 2:8 hanggang 9, share with kanilang tupang naligaw, paraan lang yan para makarating sa OBS. Lesson 1, babaeng pinatawad. Kung hanggang evangelize lang, kung hanggang testimony lang, we won't make disciples. Kaya ang inuto sa atin, humayo, gawin alagad. Para gawin alagad, ang sistema natin ay take them through the Bible studies. Maliligtas, baptize, lahat na yan. Lahat na dinaanan natin in our overview of the lessons. Lahat na yan. As they go through each lesson, i-apply nila, they're becoming disciples. Becoming disciples. We see it before our eyes. Wow, alagad na. So kailangan, ipasok natin sila sa Bible studies. So sa ating oversight na ginagawa sa mga miyembro, sa mga baguhan na meron silang second generation, at bawat miyembro ng Bible study, yan ang kailangan laging diin sa kanila na magandang testimony, maganda mag-share ng gospel, pinakamaganda sa lahat darating sa Bible study. Kailangan. So yan ang kailangan laging-lagi ang emphasis natin. So ganun po yung action plan na gagawin nila. So, ipapaliwanag natin ng mabuti sa kanila. Tapos, mag-practice sila. Mag-practice ulit ng kanilang testimony. Mag-practice ulit lahat. Mag-share ng gospel, Ephesians 2:8-9. And then, report next week, kumusta ang progress. Every Bible study, prayer for needs, pastoral care, and then, dedication sa kanila. Mga kapatid, hayo na tayo. Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa para magbahagi. Ganun po ang ating lesson, tupang naligaw. Okay po ba? Ayos. So hindi tayo magtatagal. Familiar na. Just take it to the next level. Yan ang ating gagawin. Okay, tuloy tayo sa page 3. Gagawin ngayon ay hanapin natin yung 7 components. Pwede po ba? Diyan sa inyong lesson, hanapin nyo saan-saan yung 7 components ng ating T4T Bible study. So, pwede po ba mag-share sa yung katabi saan yung 7 components sa lesson na ito, tupang naligaw.
Okay, sige po. Mag-share sa iyong kalapit. Do you think this is an important lesson? So meron tayong lineup. Mahalaga po ba ito? Bakit? Yes or no? Pwede ba mag-share sa iyong kalapit for 2 minutes? Sige po. Bakit po?